Ibinahagi ni Edsel Celestial ang pinapakitaan na pintor ng ating ginang ng mga huling panahon, ang larawan ng lumuluhang ating ginang. Okay. Makikita nyo sa screen natin, yan ang larawan na kinuha ni Edsel Celestial mismo kanina mga alas 4 ng madaling araw. Okay, bago pa before sunrise. Tama nga. Bago sumikat ang araw. So ito yung nadatnan niya sa oratorio na lumuluha ang mismong painting ng ating ginang. Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. And today mga ka-faith, ay gusto ko i-share sa inyo itong ginawang vlog ni Brother Ludivino, isang deboto at defender ng Our Lady of the End Times. Itong gusto ko i-share sa inyo, ito yung ginawa niya ng video, yung nangyaring pagluha ng painting ni Mama Mary, yung Our Lady of the End Times ng May 1, which is the feast day ni Saint Joseph the Worker. I'm sure na marami tayong madidiscover dito sa ginawa niyang vlog at ano yung mga connection na pwede niyang i-share dito regarding sa pagluha ni Mama Mary ng painting ng Our Lady of the End Times. Kung hindi ka familiar dito sa Our Lady of the End Times, ito ay pininta ng isang visionary at painter na si Brother Edsel Celestial. Okay? So isa tong private revelation na nagkaroon siya ng mga messages from our Blessed Mothers through his dreams, okay? And nakakagulat na itong mga mensahe na to, since back then ay nangyari yung mga message na yon ni Mama Mary. Ayun, so gusto ko i-share sa inyo itong ginawang vlog ni Brother Ludi. Ayan, sabay-sabay po natin itong panoodin mga ka-fave. Bakit lumuha ang ating ginang ng mga huling panahon sa kapistahan ni San Jose na halimbawa ng mga manggagawa unang araw ng buwan ng Mayo sa taong ito? Magandang araw mga kapatid ko sa puon ng mga puon at hari ng mga hari at ng ating ginang ng pahayag at mga huling panahon sa ikapitong yugto ng aking serye ng mga video log at sinatawag na lumuha sa araw ng asawang halimbawa ng bawat na manggagawa unang bahagi. Gaya ng dati, magsimula tayo sa dasalin ng ating ginang ng mga huling panahon.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O faithful daughter of the Father, majestic Queen of heaven and earth, whose humble yes, a direct affront to the pride and arrogance of Satan, you did receive the power and the commission to crush the head of the ancient serpent. Wherefore we humbly beseech you, sweet Mother of the Incarnate Word, send forth the legions of the heavenly host, so that with Saint Michael the Archangel, they may seek out all the evil spirits, engage them everywhere in battle now in these end times, and draw them back into the pits of hell. O Spouse of the Holy Spirit, good and loving Mother of all, you shall ever be our hope, our mistress, and the object of our love. Teach us to trust always in the loving mercy of God. Inspire us to strive each day to convert, and so inspire others to conversion as well. Our sweet Mother, defend us and drive far from us the cruel temptations of the evil one. O holy angels and archangels, defend us and keep us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, kanina, kaninang umaga, sa araw na to, unang araw ng Mayo, kapistahan ni San Jose bilang huwaran ng mga manggagawa, ibinahagi ni Edsel Celestial ang pinapakitaan na pintor ng ating ginang ng mga huling panahon, ang larawan ng lumuluhang ating ginang. Okay. So, makikita nyo sa screen natin, yan ang larawan na kinuha ni Edsel Celestial mismo kanina mga alas 4 ng madaling araw. Okay, bago pa before sunrise. Bago sumikat ang araw. So ito yung nadatnan niya sa oratorio na lumuluha ang mismong painting ng ating ginang ng mga huling panahon. Okay. Ibinalita din niya ang kanyang panaginip na may kinalaman sa halalan ngayong asyam ng Mayo ng taong ito. Okay, so asyam ng Mayo ang elections. Dito ang halalan, ang butuhan dito sa ating bansa. Ayan, Monday, susunod na linggo, okay, asyam ng Mayo, 2022. Ah, okay. Papatuloy tayo. So, sa ngayon, ipagpaumanhin po ninyo, hindi ko muna isasaysay ng puspusan ang kanyang panaginip. Kung kaya't naisip ko na baka nga may kinalaman sa halalan ang pagluha ng ating ginang ng mga huling panahon. Okay? Madalas kasi kapag lumuluha ang ating ginang ng mga huling panahon, ito ay nagpapahiwatig na may kapahamakan o matinding kalungkutan na mangyayari sa isang dako ng ating bansa, kung hindi man sa buong bansa natin, o sa isang dako ng mundo, o sa kahit sa buong mundo. Okay? Isa pa, ito na ang
pangalawang beses na lumuha ang ating ginang ng mga huling panahon sa taong ito. Nung nakaraang taon, naalala ko, dalawang beses lumuha ang ating ginang ng ng mga huling panahon, Enero tsaka, kung hindi ako nagkakamali, mga Agosto ata. Ah, tama. O, parang Agosto. Tama, tama. O, tama. Oops. Nasa bandang huli ng nakaraang taon. Ngayon naman, ito, may uno, yung bago pa nito, yung huling lumuluha siya ay noong Enero 20 ng Enero. Tama, tama. 20 ng Enero kasi kapistahan yon ni San Sebastian na patron ng Diocese ng Bacolod kung saan ang diocese na kinabibilangan ni Edsel Celestial ang pinapakitaan ng ating ginang ng mga huling panahon. Okay. Okay. Kung may kinalaman ito sa halalan, baka nga. Ganito kasi yan. Ang oktaba o ang ikawalong araw ng kapistahan simula sa araw na ito. Bale, ngayong araw na to ang unang araw. Ang ikawalong araw, syempre ay awalo ng Mayo, hindi ba? Now, ngayon, ang kapistahan ng awalo ng Mayo ay ang pang-aalala ng pagpapakita ni San Miguel Arcangel sa bundok ng Gargano sa Italia, bansang Italia. A apparition of Saint Michael in Monte Gargano. Tama, Monte Gargano sa in Italy. Okay? Now, kung masugid kayong sumusunod sa mga video logs ni Brother Adrian Milag, alam ko na alam niyo na meron siyang mga video logs patungkol sa apparition na to, itong pagpapakita na ito ni San Miguel sa bundok ng Gargano. Kung matatandaan nyo rin, merong ibinahagi si Brother Adrian Milag na relikaryo ata na sa Yungib kung saan nagpakita si San Miguel Arcangel sa bundok ng Gargano. So ang tinutukoy ko ay yung sinasabi niya na pagpapakita ni San Miguel Arcangel. Okay, patuloy tayo. Sa katunayan, ang santuwaryo na umusbong dahil sa pagpapakita ni San Miguel Arcangel ay bahagi ng tinatawag na mahiwagang espada ni San Miguel Arcangel. Ang mahiwagang espada ay ang pitong mga banal na puok na inilalaan kay San Miguel. So yun mga ka-faith, so cut ko muna yung sinasabi ni Brother Ludi. Yung meron siya sinasabi yun tungkol sa apparition cave ni Saint Michael. Actually, ito yun. Ito yung relic na yun na galing sa apparition cave ni Saint Michael sa Italy. Na itong relic na to, itong stone dito, ito yung mismong galing dun. Kung saan siya mismo nagpakita dun sa cave na yun, at kinonsecrate yun ni Saint Michael. Okay, yun, nagkaroon ng apparition. So, ayan. So, ito yung relic na yun na meron. And na-feature ko to sa aking vlog. Ayan. So, na-share ko lang din dito, mga kafe. And yung regarding din pala doon sa pagluha ni Mama Mary, kung yung image na yan ni Our Lady of the End Times, sa mga hindi familiar, mayroong isang exorcist priest na si Father Francis Tiquilla na tinutukoy niya yan. Ang sabi niya dyan tungkol sa ganyang phenomenon ay isa yung signal grace. Okay? It is a signal grace from heaven.
Miguel Arcangel. Okay? Ganito ang itsura niya. Okay? Sword of Saint Michael. Okay. So, ito. So, ito ang mapa ng pitong banal na pook na sinasabi ko, na tinutukoy ko. Ito. So, ito. So, pito yan. Okay? Makikita mo, nakalinya talaga sila sa mapa. Almost perfect line. At ito ay tinaguri ang espada ni San Miguel Arcangel. Ang santuario ng pagpapakita ni San Miguel Arcangel sa bundok ng Gargano ay itong nasa gitna na sa Italy. Italia. Itong nasa gitna sa Italia. So ito 'yon. Okay. Balik tayo. Ngayon, ang Asyam ng Mayo. Okay, close muna natin 'to, ha. So ang Asyam ng Mayo, yan ay kapistahan ni San Isaias na propeta. Nakikita niyo yan dito. Okay, Asyam ng Mayo. Ang Asyam ng Mayo, nandito siya, Isaiah the prophet. Okay, so ang Asyam ng Mayo na ang araw ng halalan sa taong ito, yan ay kapistahan ni San Isaias na propeta. Okay. Yan. Ang Asampo naman ng Mayo. Okay, ang Asampo ng Mayo. Balik tayo dito. Okay, tingnan natin ngayon ang Asampo ng Mayo. Okay, so ito yung kasunod na araw ng halalan. Okay? Ito namang Asampo ng Mayo, ito ay kapistahan ni, nasan ba yun? Nagkamali ako. Hindi pala Mayo ang pinuntahan ko, March. So, Asampo ng Mayo, ito ay kapistahan ni, ni Job the Patriarch. Okay? Job the Patriarch or Sanhub na Patriarka. Okay. So, ulitin ko lang, ha. Awalo ng Mayo, yan ay kapistahan ng pagpapakita ni San Miguel Arcangel. As Siyam ng Mayo, yan ay kapistahan ni San Isaias na propeta at siya ring araw ng halalan. At ang kasunod na araw naman, ang Asampo ng Mayo, yan ay ang kapistahan ni San Hub na patriarka. Ayun. Unahin natin, siyempre, si San Isaias. Okay? Kasi ang kapistahan niya ay ang araw ng halalan. Di ba? Asyam ng Mayo. Okay. Ano yung mahahanap natin kay San Isaias? Okay. Now, kanina, okay, iminimungkahi ko na ang pagluluha ng ating ginang ng mga huling panahon ay may kinalaman sa halalan. Okay? Kung ang araw ng halalan ay ang kapistahan ni San Isaias na propeta, ang tanong, meron bang kaugnayan ang ating ginang ng mga huling panahon at si San Isaias? Malinaw, di ba? Malinaw. So, ano ngayon ang sagot? Kung matatandaan nyo sa nakaraang mga yugto, paulit-ulit kong sinasabi na ang turo ni San Agustin na taga Hippo na ang mga huling panahon ay nagsimula ng nagkatawang tao ang Diyos Anak. Okay?
Ngayon, dahil ang ina ng Diyos na anak ay ang pinagpalang Birheng Maria, ibig sabihin, siya ay naging ating ginang ng mga huling panahon noong naging ina siya ng Diyos, na nangyari noong nagkatawang tao ang Diyos Anak sa sinapupunan niya. Sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, sa kalooban ng Diyos Ama. Okay? Malinaw na malinaw yan, ha? Ayon. May nasulat ba si San Isaías na propeta patungkol sa pinagpalang Birheng Maria? Okay? Kasi kung maalala nyo, si San Isaías na propeta, siya ang may akda ng aklat ng propetang Isaías ng banal na kasulatan. So ngayon ang tanong, meron ba siyang nasulat tungkol sa pinagpalang Birheng Maria? Kung meron, eh may kaugnayan silang dalawa, di ba? Ngayon, merong nasulat si San Isaías na propeta patungkol sa pinagpalang Birheng Maria. Sa katunayan, may tatlong talata siya na naisulat patungkol sa mahal na ina. Ang unang talata ay makikita natin, mababasa natin sa 17 kabanata at 14 na talata. At ito ang nakasulat, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Malinaw na malinaw. Alam natin, mga Katoliko at mga Kristiyano, si Emmanuel ay walang iba kundi ang Poong Hesukristo. Alam natin lahat 'yan. 'Di ba? Ayun. Ano ngayon? Ano pa yung dalawa pang mga talata na naisulat ni San Isaías na propeta patungkol sa pinagpalang Birheng Maria? Ito ang pangalawa at pangatlo. So magkasunod sila. Magkasunod na talata. Sila ay ang 7 at 8 mga talata sa 66 na kabanata ng aklat ni Isaías, ng propetang Isaías sa banal na kasulatan. At ito ang nakasulat. Parang babaeng biglang nanganak, kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? So ito ay patungkol sa pinagpalang Birheng Maria. Una, lalaki ang ating Poong Hesukristo. 'Di ba? Kaya itong bahagi ng talata na isang lalaki ang kanyang inianak, ito ay patungkol sa ating Poong Hesukristo. Ang turo naman ng simbahan, si Maria ang pinagkaiba ng pinagpalang Birheng Maria sa ibang mga kababaihan, hindi siya nagdurusa ng anumang hapde o kirot o sakit sa pagpapanganak niya, nang ipinanganak niya ang Poong Hesukristo. Okay? Bakit kamo? Kasi ang hapde at kirot at sakit ng panganganak ay parusa ng Diyos kay Eva at sa lahat ng mga babae sa buong kasaysayan ng sangkatauhan
hanggang sa matapos ang mundo maliban kay Maria, maliban kay pinagpalang biring Maria. Kasi nga, siya ay walang kasalanan. Pinaglilihi siya ng kanyang ina na wala siyang bahid ng kasalanan. Ayan, so yun yung sa gusto kong i-emphasize sa inyo. Kaya nga, di ba tayong mga Katoliko ay meron tayong Marian dogma na tinatawag na Immaculate Conception. So yung binabanggit dyan ni Brother Ludi na yun yung isa sa special grace and favor na tinanggap ni Mama Mary from the Lord, na hindi niya na-experience yung pain nung pinanganak niya si Jesus. Kasi nga, yung pain na yun, galing yun sa original sin na namana natin sa ating first parent na si Eva at Adan. And isa dun sa consequence na yun, original sin, is pag nanganak ang babae, talagang mahirap at masakit. Pero yung kay Mama Mary, kasi nga si Mama Mary, wala siyang, she was conceived without sin. Yun isa sa special grace na natanggap niya mula sa Diyos. Kaya nga meron tayong dogma na Immaculate Conception. Okay? Kaya ito ang biyaya ng Diyos sa kanya na hindi niya naranasan ang hapde o kirot o sakit ng ipinanganak niya sa pagpapanganak niya sa Poong Hesukristo. Okay. So, ang sinulat pala ngayon, ang sinulat pala ng propetang si San Isaías ay ang paglilihi, pagdadalang tao at panganganak ng pinagpalang Birheng Maria na ina ng Diyos. Sa ibang salita, ang isinulat ng propeta ay ang mga unang panahon ng kanyang pagiging ating ginang ng mga huling panahon. Okay? So, may kaugnayan talaga. Diba? Dahil ang araw ng halalan ay ang kapistahan ng propetang si San Isaías, malamang may kaugnayan talaga ang pagluha ng ating ginang ng mga huling panahon sa halalan. Okay. Ngayon, dumako naman tayo kay San Miguel Arcangel. Dito, sakaling hindi pa ninyo alam, okay? Ang sa simbahang Katoliko, ang pagdiriwang ng isang kapistahan ay nagsisimula sa gabi ng araw bago ang araw ng kapistahan. Okay? Okay? At ito yung tinatawag natin na bisperas. Kaya, kung ang kapistahan ni San Isaías ay Asyam ng Mayo, ang simula ng pagdiriwang ng kapistahan na ito ay ang gabi ng awalo ng Mayo na kapistahan ng pagpapakita ni San Miguel Arcangel. Okay? Malinaw na malinaw. Ha? Madali lang intindihin. Okay. Ngayon, tama nga. Dahil ang araw ng halalan ay araw ng halalan ay ang kapistahan ni Isaías, San Isaías na propeta, at ang simula ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Isaías na propeta ay sa gabi ng araw ng kapistahan ng pagpapakita ni San Miguel Arcangel, ibig sabihin, may kinalaman din si San Miguel Arcangel sa halalan. Di ba? Kumbaga, yung kung sa wikang Ingles,
may overlap kasi ang dalawang pista na magkasunod. Nag-overlap sila sa gabi. Okay? Nag-overlap sila. Kaya may kaugnayan. May kaugnayan talaga. Okay. Patuloy tayo. Ngayon, ang tanong, ano naman ang kaugnayan ni San Miguel Arcangel kang kay sa ating ginang ng mga huling panahon? Ano naman ang kaugnayan ng dalawang ito? Meron ba? Meron. Diba? Meron. Dahil binanggit sa dasali ng ating ginang ng mga huling panahon si San Miguel Arcangel. Kung nagsusunod ka sa pagdarasal ko kanina, maaalala mo na binigkas ko ang mga salitang ito habang nagdadasal tayo. Send forth the legions of heavenly hosts that with Saint Michael the Archangel. Ayun, malinaw na malinaw, di ba? Saint Michael the Archangel, San Miguel Arcangel. So merong kaugnayan ang dalawa, si San Miguel Arcangel at ang ating ginang ng mga huling panahon. At dahil ang araw ng halalan ay ang kapistahan ni San Isaías, okay? Dahil may kaugnayan ang pagpapakita ni San Miguel Arcangel kay San Isaías, dahil may kaugnayan si San Isaías at ang ating ginang ng mga huling panahon, at dahil may kaugnayan si San Miguel Arcangel at ang ating ginang ng mga huling panahon, ibig sabihin, si San Miguel Arcangel at ang ating ginang ng mga huling panahon ay may kinalaman sa halalan. Okay, medyo mahirap sundin yung pangangatwira na yon kasi apat na pagkakadugtong ang inilalahad ko. Kung kaya mahirap talagang sundin yon ang pangangatwira na yon. Okay. Patuloy pa rin tayo. Gayun din, sabi ko, ang asam po ng Mayo ay ang kapistahan naman ni San Hug na Patriarka. Okay? Saint Job. Siya yung nasa Book of Job sa Holy Bible. Diba? Ang aklat ni Hug sa banal na kasulatan. Okay. At ito ay ipinagdiriwang din sa gabi ng araw bago ang araw ng kapistahan ni San Hug. Ano ba kung ang araw ng kapistahan ni San Hug ay asampo ng Mayo, ang gabi ng araw bago ang araw na to ay ang gabi ng asyam ng Mayo na kapistahan ni San Isaías na propeta. At siya ring araw ng halalan. Di ba? Okay. Ngayon. Ang tanong, okay, hindi pala muna ang tanong. Dahil ang araw ng halalan ay araw ng kapistahan ni San Isaías. Okay? Teka lang. May konting problema. Ito. Araw. Okay. Pasensya na po. Ipagpaumanhin po ninyo. Naputo lang ang pagtatala ko kanina. Dahil may napindot akong maling button sa screen. Gayon pa man, patuloy tayo. Sabi ko, gayon din, dahil ang araw ng halalan, okay, ay ang kapistahan ni San
Isaías na propeta, at ang gabi ng kapistahan ni San Isaías ay ang simula ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Hug na patriarka. May kinalaman si San Hug na patriarka sa halalan. Diba? Kasi nga, ang araw ng halalan ay ang araw ng kapistahan ni San Isaías. Okay? Napakadali lang. Tuloy tayo. Sa katunayan, kung ang araw ng halalan, okay, kung ang araw ng halalan ay kapistahan ng propetang si San Isaías, at ang gabi ng nasabing araw ay kapistahan, ang nasabing araw at kapistahan ay ang simula ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Hug na patriarka. Ibig sabihin, ang simula ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Hug na patriarka ay ang mismong simula ng bilangan ng mga boto ng halalan. Diba? Hindi ho ba? Sa karanasan natin, ang simula ng bilangan ng mga boto ay ang simula din ng mga pandaraya. Mga pandaraya na madalas sinasamahan ng karahasan at iba't iba pang kasamaan. Okay? Alam natin yan. Diba? Pagkatapos ng butuhan na dapit hapon na malapit na sa takip silim o kung hindi man gabi na, diyan nagsisimula ang mga pandangaya, karahasan at mga iba't iba pang kasamaan. Pandaraya, karahasan at kasamaan. Hindi ba ang mga ito ay dahilan ng pagluluha ng mga makatarungan, maamo at mabubuting tao? At sino ba ang binansagang salamin ng katarungan? Inang kaibig-ibig at ina ng mabuting kahatulan. Hindi ba ang pinagpalang Birheng Maria na ating ginang ng mga huling panahon na lumuha sa araw na to? At ano ba ang karanasan ni San Hug na patriarka sa aklat ni Hug sa banal na kasulatan? Diba? Alam natin yan, alam ng karamihan yan. Si San Hug na patriarka ay labis-labis na pinahirapan ni Satanas na may pahintulot ng Diyos. Siya'y nawala ng mga ari-arian, mga kahayupan, mga tauhan, at lalong-lalo na ng mga anak. Binigyan pa siya ng malubhang karamdaman. Hindi ba ang mga ito ay dahilan ng pagluluha? Ito pa, paano ba inilarawan ng Diyos si Hug, si San Hug na patriarka? Sabi ng Diyos sa aklat ni Hug, napansin mo ba ang lingkod kong si Hug? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Okay. So, ipinagmalaki ng Diyos si Hug, si San Hug na patriarka. Ipinagmalaki niya ang kabutihan at pagkaamo, diba, ni San Hug. Okay. Na ngayon, dahil ang araw ng halalan ay ang kapistahan ni propetang San Isaías,
dahil may kaugnayan si San Isaías at si San Hub na patriarka, dahil may kaugnayan si San Isaías at ang ating ginang ng mga huling panahon, at dahil may kaugnayan si San Hub na patriarka at ang ating ginang ng mga huling panahon, ibig sabihin, may kaugnayan o malamang na may kaugnayan si San Hub na patriarka at ang pagluluha ng ating ginang ng mga huling panahon sa kalalan. Diba? Ngayon, patuloy tayo. Ang tanong, may kaugnayan ba si San Hub na patriarka kay San Miguel Arcangel? Diba? Yan ang tutuklasin natin sa susunod na yugto. Tapusin natin ang unang bahaging ito sa pamamagitan ng isang Aba Ginoong Maria sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal ng Diyos kayong lahat. I hope na marami kayong natutunan at napulot dyan sa ginawang video vlog ni Brother Ludi. Yung kanina, yung nabanggit niya nga regarding sa upcoming election dito sa Pilipinas, this coming May 9, ay meron pinahihiwatig sa atin dito si Mama Mary sa kanyang pag-iyak at pagluha sa through the image of the Our Lady of the End Times. At ito ay isang signal grace, isang sign from heaven. And God is speaking to us. Mama Mary is speaking to us at mayroong mensahe sa atin ng Diyos dito. Okay, kaya... And yung dun din sa dreams na yun ni Brother Edsel regarding sa May 9, ay alam ko din yun at ayoko rin muna i-disclose kung ano yung mga... yung naging detail ng panaginip na yun. Pero... doon sa shinare sa akin ni Brother Edsel ay dapat na magdasal tayo at ipagdasal natin for a peaceful election this coming May 9 at ipagdasal po natin na pumili ang bawat Pilipino ng tamang leader that can really lead this country through righteousness, yung leader na manunungkulan ng tapat at mabuti dito sa Pilipinas. Napakahalaga at crucial ng eleksyon na to. Kaya talagang ipagdasal po natin to mga ka-faith sa tulong ni Mama Mary, ni Saint Joseph at ni Saint Michael. So stay tuned po sa next vlog series ni Brother Ludi regarding sa continuation dito sa pagluha ni Mama Mary. Okay, and mga ka-faith, sa mga gusto pong mag-avail ng libro ni Brother Ludi, yung About Revealing the Our Lady of the End Times, para mas malaman nyo yung tungkol dito sa private revelation na to sa Bacolod, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to kung saan kayo pwedeng maka-avail ng libro na to. Okay? And also mga ka-faith, don't forget po na mag-subscribe na din sa YouTube channel ni Brother Ludi. Ayan, so
Yeah, mag-subscribe lang po kayo dyan mga ka-faith. So, mas updated kasi siya sa mga vlog series na ina-upload niya. So, itong mga vlog niya, ginagawa ko lang naman ng review. Pero mas nauna siyang mag-upload. So, mas magiging advanced po kung magsa-subscribe kayo dito sa kanyang YouTube channels. Lalagay ko din yung link sa taas or sa baba ng video na to. So, that's it mga ka-faith. And make sure na i-share nyo po itong vlog na to sa inyong mga friends and relatives. Okay, so thank you and God bless you more abundantly. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news sa itong painting na to. The devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.